good morning mga ludes, mga idol, ludi, ludi, ludi. Salamat po, salamat. Magandang umaga po. Ganda na sikat ng araw. So, ngayon pong araw na to is pupunta tayo sa aking factory at kukuhain ko yung aking aloe vera plant na itinanim. So, mag-harvest ako. Harvesting ko yung aking aloe vera plant na nasa paso. Iyan po yung company ko na tinagalan. Ayan po. So, ayun, mag-harvest. Ito na. Iyan po naman yung aking tanim na malunggay. So, lalaki pa rin siya. Namumulaklak na oh. Ayan po, namumulaklak na siya. Ayan. So, naubos na po yung dahon kasi hinaharvest natin yan. Ginagawa nating capsule. Ayan po yung ating pan. So, lalaki na lang siya. Bahala na yung mga kasama ko dyan. Magpano, pinuputol ko yun para pinuprun po. Ayan po. Ayan. 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 Ayan po yung malunggay ko. So, hinahalo ko rin po yan na hinahalo ko rin mag-juice. So, ito po yung aking aloe vera. Ayan po, yung aking aloe vera. So, yan yung aloe vera ko na nasa paso. So, harvesting ko na yung mga dahon niya. Dahil, yan po. Ayan po yung bulaklak niya. Aloe vera. Ayan po. Oh, so, tatanggalin na po natin. Ano? So, ayan po. Dinala ko rito sa may kwan. Sa may, anong tawag rin? Itong swimming pool. Itong aking aloe vera. So, ito po yung tatanggalin natin. Tatanggalin natin ang harvest na natin. Tinanggal na natin. Nating aloe vera. So, yan na po yung ating aloe vera. Yan na po yung bulaklak niya. So, yan na po natira. Hinarbis na natin sa kanyang puno. Hinarbis na natin. So, yan na po yung ating harvest. So, marami-raming gawin natin juice. So, yan na po. Naharvest na natin, no? Yung ating aloe vera, yan na lang po. So, dadali na natin doon sa ating, yung kanyang bulaklak. So, yan na lang po natira. Tinira po yung ating aloe vera. So, na, nilinis. So, yan po yung aloe vera na ating nilinis. So, pagkalinis nyo ng tubig, sakit. Yan po, ating aloe vera. Hinati-hati natin ang ganito kalaki. Yan, yung aloe vera. Para pagtanggal natin ng balat is madali. And then, ito, kailangan natin ipapot para yung may dilat. So, ito po yung ating aloe vera na ginayat-iyat. Hinati-hati. Yan, ito po. Ito na yung ating aloe vera. So, yan na po. Then,
ikatatpan din natin ito sa gilid. Yung gilid niya tatanggalin natin. So, ito po ating aloe vera na ugasan natin mabuti. Ito po, gilid to gilid yung ating pagkat. Kaya nakakat natin mamaya ng dito sa duo, sa ibabo at sa ilalim. Hindi matitira na lang yung gel niya. So, kaya kailangan malinis din ito kasi yung ibabat natin sa tubig para matanggal yung kulay dilaw-dilaw na hindi naman natin kailangan yun na medyo magpanyo sa ating katawan. So, pati yung balat, hindi natin kailangan yung balat. So, ibabalik natin sa lupa yung balat para pataba nung halaman. So, ilagay ko doon sa aking malunggay. Salamat. Okay. So guys, ito na lang po tayo. Papalatan na natin yung ating aloe vera. So, dahil mas ito, sensitive yung aloe vera. Aloe vera is magbawal fish tayo. Ano po? So dito natin ilalagay yung ating palatan. Ito yung ating pinuturputol na aloe vera. So magbawal tayo para hindi mo pa yung ating iba. Ating kamay. So, one piece. And then, gagawin natin juice. Iinumin natin. So, yan po. Ito yung ating aloe vera. So, propanan nyo po sa gilid. Yung gilid lang doon sa pinagbalatan, and then huwag nyo pong isama yung balat. So, and then i-slice nyo po. Pag nagpan nyo ng konti paikot, then i-slice nyo diretso, and then yan na. And then sa ilalim naman po, sa ilalim naman ganun nyo din mismo siya na, same process. So, yan po yung juice. Ito yung ating gagawin juice. Tutunawin natin. So, ito na yung balat niya. Pataba natin yan. Papataba natin sa ating balonggay. Para tumaba siya. Yan po. Ito na ating juice. Wala siyang lasa. Pero kailangan malinis nyo babad nyo sa tubig, matanggal yung kulay dilaw na yung ibang lasa nun. Hindi natin kailangan yan. So, yan po. Ito yung potent niya is 2 to 3 years. Yan po. Yan po yung gel niya. Yan. So, kailangan natin nag-guantes para hindi pa pa yung makapunyo itong aloe vera ng ating kamay. Kasi yung ating kamay is aluminium man. Maraming mga kwan. Kaya kailangan natin ang word test sa tanggalan. Gagawin natin mismo, tutunawin natin yung juice niya. So yan po. Dahil wala tayong ibang process. So ang process natin is blender. Blender yung ating gato. Kunti-kunti lang po minalagay nyo sa blender kasi mahirap po itong dahil malagkit siya. So, yung saponin niya is sabi nga, yung maglilinis sa ating katawan. Ayan po. Tumutulo pa. Ayan yung aloe vera. So, pag matanda na yung aloe vera, yung nakukuha na niya yung edad niya sa iba yung kulay niya. Kesa yung mura pa, baka pa juice nito. So, kailangan kagad natin maubos din naman ito. Iinumin natin. Kasi wala naman po itong, wala naman po itong overdose. Kung isang ganun maubos nyo, kung gusto kong maubos nyo sa isang araw, wala po itong overdose. Kasi ito is gulay. Tandaan po natin, yung halaman is not gamot po. Hindi po ito tambal sa Bisaya. Hindi po ito gamot, ha?
So baka na sabihin niyo gamot to, hindi po to gamot, isa plant na tumutulong sa ating kalusugan dahil yung ating katawan is natural. So ang kailangan ng ating katawan is natural din po. So dahil ginawa tayo ng Diyos na natural, ang kailangan natin ipasok sa ating katawan is natural. So kaya napakatagal lang ng Diyos, napaka matalino ng Diyos. So ito po, yan. So, hindi po ito kuna, baka sabihin nyo, tambal to, hindi po ito tambal. Ito po yung pagkain. Isa, nutrients na nakuha natin sa ating halaman, no? So, ang ating katawan, pag pinasukan natin ng mga masustansya, yung katawan naman natin ang magtatrabaho sa ating katawan. Kasi yung katawan natin, ginawa na ng Diyos na mayroong taga-trabaho. 3 billion cell na nagtatrabaho sa ating katawan. Isipin niyo, 3 billion. Napakarami na cell sa ating organ, sa ating katawan. So, kailangan po natin ng natural na naipasok, naikainin natin para lumakas yung ating immune system. Yun po ang ating kailangan. Kaya, tingnan nyo, kung hindi kayo kumain, anong mangyayari sa inyo? Di ba? Nanghihina kayo. So, we need ng natural na masustansyang pagkain. So, ito po yung napakasustansya ng aloe vera na to. So, ingat lang tayo dahil yung aloe vera is maraming species. So, good na sa 200 to 300 species yung aloe vera. So, ito po yung nakita ko na may bulaklak. So, kinuha ko at itinanim. So, yun po. Kasi meron yung may bulaklak na kahit hindi ko kan, dahil may bulaklak siya, tumataas siya ng isang metro. So, yun po. Yung dahon niya is ginawa ko po ng Diyos dahil hindi naman ako na ano. Ingat lang tayo sa mga maliliit na aloe vera kasi baka magtanood niya ito. Ipinay niyo. So, kailangan malinis. Linisin po natin mabuti. Hindi po pabasta-basta yung aloe vera. So, baka po kayo nagasol. Kasi kailangan natin linisin mabuti yung aloe vera para natin gawin Diyos. Okay. Lagyan natin dito sa kabilang naglalagyan, papalintagin natin doon para mamaya yung bulak, mawala yung bulak, ano po? Ginabot ko sa tubig yung ito, then ginawa kong juice. Hindi ko kailangan pakapunit kasi nahihapan yung ating blender at pinunod mo po. So, purti lang po. Kaya na po mag-chansa, mag-run kung kagano karami ilalagay niyo yung plant. Kasi pag nahirapan niyo yung aloe vera, yung blender is useless rin lang po. So, yun tama lang po.
yan. Ayan. So, ayan po. So, pagkalindag niya, kalindagin natin ng konti, makikita niyo na yun yung mismo yung juice niya. Yun yung, pwede niyo na rin inumin yung ano, yung ito, ayan na po. Ayan na, ito yung tuba. Inom tayo ng tuba kahit hindi ako umiinom. So, ang inom po natin is kunwari tuba. So, ito po yung juice ng aloe vera. So, yan po. So, pinapatila natin yung kanyang ano. So, yan po. Ayan, nakikuli. Ayan. Ito. So, split lang po yun. And then, tayo'y mag-tus. Tus muna tayo. Talagang madulas kasi aloe vera. May konti pa. May konti pa pa. Hindi ganun pa na napino. Pero okay na rin po yun. So, ito yung mismong kanyang pano. Nakita niya yun. Oh. So pag inom po nito, walang problema kung marami. Kasi po ito, mas marami inumin, mas maganda. Kasi yung ating katawan is kailangan natin ng saponin. So may saponin po itong aloe vera na sinasabon niya yung ating internal. So sa ilalim po. So hindi po ito gamot, ha. So isa fruit. Pagkain lang po ito. Oo, prutas. So ang aloe vera is not medicine po. Pagkain lang po. So kahit isang litro man inumin nyo. O, oh, nakadalawa na ako. Sana. So, pinalintag ko konti. Then, mas maganda kasi hindi pa kumain ng kanin eh. So, anong oras na? Alas 11:30 na pala. Alas 11:15 na pala. So, ano? Hindi pa ako nag-almusal. Pumunta ko ng factory din. Ito yung aking almusal. So, marami pong vitamins and minerals na makukuha sa aloe vera. Pero, ingat lang po ha. Ingat, ingat. Ingat. Ingat tayo sa pagkuha ng aloe vera kasi sabihin nila, bakit yung ating aloe vera is makakla? So, marami pong uri ng aloe vera, ha? Marami pong uri. So, yan po. Meron pa tayo. Makareserba. Para bukas. Mamayang gabi. O, oh, yan po. Kung gusto niyo ng ano. Yan po. Yan itong ating aloe vera. So, and kung magustuhan niyo po itong aking video, ng aloe vera. So, naglilindag pa lang po siya. Kasi maraming pula, ito pa lang po siya. Lumilindag pa lang. So, hindi pa po mismo. Well, bula pa po yan, oh. Yan yung bula pa niya. So, lilindag pa lang po yan. So, ibalik lang natin dito sa lalagyan.
Yun, bula pa lang po. Kumbaga, makukuha ko din siya. Ayan. So, hindi ko po inaluan ng tubig yan. So, hindi ko po inaluan. So, pero, kailangan nilinisin natin. Yung tubig, kailangan malinis din po. Hindi kailangan yung guantes natin sa paggawa. Okay, so, ito na po yung ating aloe vera. And then, ito pa, isa. So, may git na 500 ml dito is so nasa 3 litro may get yung ating aloe vera juice yung ito.